Hello teachers, narito po ang aking ginawang lesson exemplar para sa subject na Filipino for Grade 1 using the IDEA Instructional Process. Ito po ay para sa topic na pagtukoy at pagbuo ng mga salitang magkatugma. Ito po ay Milk Beast. Ayan, makikita po siya sa milk. At narito po ang mga layunin ng topic na ito. Natutukoy ang mga salitang magkatugma, nakakabuo ng pares ng salitang magkatugma, nagpapamalas ng mabuting pakikipagkapwa sa mga katutubong mangyan. So para po ito sa ating RPMS objective number 10 na may tungkol po sa ating mga indigenous people. So magkakaroon po kayo ng mataas na score kasi nakaangkop po itong lesson na to para doon. And then number 4, objective number 4, nagpapamalas ng kabutihang asal. Ito naman po ay tungkol doon sa ating RPMS objective number 9 para sa ating mga estudyanteng may special needs. So ito po ang mga nilalaman niya. Punta na po tayo sa baba. Yan. Para po sa pamamaraan, introduction or panimula, syempre, ayan po, ipapaalala ng guro ang sa mga bata ang panuntunan sa online delivery na klase. So, magbabalik-aral po muna. Syempre, ang kunwari, ang ating previous lesson ay pandiwa, magbibigay ang mga bata ng mga salitang kilos at galaw. So, ito na po yung mga panuntunan at paalala para sa online na klase. Meron po yung sa PowerPoint presentation. Yan, ipi-play na lang po ninyo. Then, ang sunod po na activity ay ito na po. Yung ating picture. Ipapakita nyo po yung larawan na ito. Pwede nyo po itong i-play doon sa PowerPoint kasi gumagalaw po yun. So, tingnan ang larawan at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Yan, ito po yung tatlong questions. So, kapag nasagutan na po nila yan, okay na po. Then, pagkatapos po nun, babasahin na po ninyo o i-introduce nyo na po sa mga bata yung tula para po sa pagsisimula ng ating lesson proper. So, ito na po yung ulan-ulan, pantay-kawayan, bagyo-bagyo, pantay-kabayo. So, itatanong nyo po sa mga bata, ito pong dalawang questions na ito. Ano ang napansin mo sa mga salita na nasa hulihan ng buktong? So, kapag nakatapos po magbigay ang mga estudyante natin ng kanilang mga sagot, unti-unti na po nating i-introduce yung ating main topic. So, magkakapareho o magkasuntunog ang hulihan ng salitang ulan at kawayan, kaya hindi ng mga salitang bagyo at kabayo. So, ipapakilala na po natin ang ating paksa, which is mga salitang magkatugma. So, after po nun, magbibigay po tayo ng mga halimbawa ng salitang magkatugma. So, narito po, babasahin ninyo at ipapaliwanag ninyo yung mga salitang magkatugma. And then, after po nun, pwede po magpapanood po tayo sa mga bata ng video para po lubos nilang maunawaan yung salitang magkatugma. So, ibabanggit nyo lang din po yung credits sa may-ari po ng video kung sino po yung gumawa mismo ng video na ito. So, after po nun, sasabihin nyo po, ngayon ay alam mo na ang ibig sabihin ng salitang magkatugma. Subukan naman natin kung kaya mo nang makapagbigay ng sarili mong halimbawa ng mga salitang magkatugma. So, ililid na po niyan tayo dito po sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa. So, ang pamagat po ng gawain na ito ay subukan mo. So, magbibigay po ang mga bata. Tulungan po natin sila na makapagbigay po ng mga salitang magkatugma o parehas ang tunog sa hulihan ng salita. After po nun, pupunta na po tayo sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Ito po ay pinamagatan ko ang karera ng mga hayop o sa Ingles, animal racing game. So, magbibigay po ang mga bata ng salitang katugma ng mga salitang nasa loob ng gulong. So, ipapaliwanag nyo lang din po na dito po sa game na ito, so, pwede nyo po siyang gawing group activity. For example po, may 10 mga bata kayong kasali sa inyo pong online class. So, dalawang bata ang
i-aano nyo po sa bawat mga hayop. So, halimbawa, dalawang bata sa para sa aso, dalawang bata yung magkakampi sa unggoy, dalawang bata yung magkakampi sa pusa, dalawa sa rabbit, dalawa sa kabayo. So, sila po yung sila pong dalawang magkakampi yung magtutulungan para po makapagbigay ng salitang magkatugma. So, kung sino po yung unang grupo, unang hayop na makakapagbigay ng salitang magkatugma, doon po sa papakita doon sa mga gulong, ikiklik nyo po itong mga box sa tapat po nila para po gumalaw yung mga hayop. At kung sino po yung unang makapunta dito sa finish line, siya po yung mananalo. So, after po niyan ng karera ng mga hayop, tutungo na po tayo dito po sa ating gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Ang pamagat po ng game na ito ay Who Wants to be a Millionaire? So, kung medyo familiar na po kayo sa larong ito, mas magiging maganda po yung inyong explanation sa mechanics ng game. So, narito po yung ating panuto. Sagutin ang limang katanungan ng tama. Maaring gumamit ng tatlong lifelines para matulungan kang pumili ng tamang sagot. So, nandyan po yung 50-50. Tapos yung ask the audience o tanungin ang iyong mga kaklase at tumawag sa iyong nanay o sa iyong magulang para humingi ng tulong. So, ang gagawin po dyan, tukuyin lang ng mga bata ang katugma ng salitang nakasalungguhit sa bawat pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. So, ayan na po. After nyo po dyan, dadako na po tayo sa paglalahat. Itatanong po natin sa ating mga estudyante kung ano ang tawag sa mga salitang magkapareho o magkasintunog ang hulihan. So, kapag nasabi na po nila yung salitang magkatugma, ito pwede nyo na pong ipabasa sa mga estudyante ninyo o kung di naman pa naman po sila marunong magbasa, pwede kayo na po ang magbigkas na ang salitang magkatugma ay ang tawag natin sa mga salitang magkapareho ang tunog sa hulihan ng mga salita. So after po niyan, hindi pa po tayo natatapos. So meron pa po tayong isa pang game. Siyempre, hindi po tayo maubusan ng activity. So itanong sa mga bata, nakarinig na ba kayo ng bugtong? O ang bugtong ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na lilultas bilang isang palaisipan. So sabihin, para sa ating susunod na gawain ay kailangan piliin sa loob ng saknong ang katugma ng salitang may salungguhit upang mabuo ang bugtong. So narito na po ang ating gawain sa pagkatuto bilang apat o yung Pinoy bugtong. So sa pamamagitan po yan ng ating pong game na picture reveal. So may mga naka-hide po sa loob ng pictures na ito ay sa ng template na ito na isang picture o isang larawan. Siya po yung sagot dito po sa mga bugtong. Dito naman po sa bugtong, kung mapapansin niyo po dyan, may line yan. May line doon sa PowerPoint. Doon po sa line, pipili, doon po ilalagay o doon po mag-a-appear yung sagot para po makompleto yung riddle o yung bugtong na ito. Limbawa sa number 1, isang prinsesa nakaupo sa saan daw po? Ano yung kasing tunog ng salitang prinsesa? Tasa o bala? So, dahil tasa ang sagot, yan, mag-a-appear po yan dyan sa line. So, para naman po malaman natin kung anong answer sa bugtong na ito, ayan, unti-unti nyo pong ikiklik yung mga number. Pag kiniklik nyo po yung number, may lalabas po dyan, unti-unti nyo rin pong i-reveal yung sagot po sa riddle. Ayan po. So, pupunta na po tayo sa ating gawain sa pagkatuto bilang 5. Narito na po tayo sa ating pagtataya. Pinamagatan ko po itong wikaharian. So, dito po sa wikaharian, pagtatambalin lang ang mga salitang magkatugma. Then, after po niyan, para po sa ating pangwakas na gawain, narito po ang ating takdang aralin. So, bumuo lamang ng 5 pares ng mga salitang magkatugma buhat sa mga pantig na nasa loob ng kahon. At isusulat lang nila ang kanilang sagot sa kanilang sagotang papel or activity sheet. So, para sa pagninilay, isulat sa kwaderno, journal, or portfolio ang iyong nararamdaman o realisasyon gamit ng mga sumusunod na prompt. Ano-ano ang iyong nalaman sa ating aralin? So, magbigay ng 5 halimbawa ng salitang magkatugma at gamitin ito sa pangungusap. At diyan nagtatapos ang ating lesson exemplar o video na ito para dito po sa ating lesson exemplar para sa classroom observation
napasok po dun sa ating hinahangad na RPMS, objective number 9 and number 10. So para po kayo ay makakuha ng soft copy nitong aking ginawang lesson exemplar, ayan po, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell nitong aking YouTube channel para po bigyan ko kayo ng libreng soft copy nitong akin pong lesson exemplar. So, wait nyo lang din po yung akin pong ginagawa na PowerPoint presentation kasi nire-record ko pa po yung aking mga instruction doon sa PowerPoint para po magamit nyo rin at pwede nyo rin pong napakinabangan para po sa inyong classroom observation. Again, mga teachers, huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe dito po sa akin channel para mas ganaan po akong makagawa ng mas marami pang mga interesting or at mga kapakipanganabang na videos at learning materials para po sa ating mga guro at para na rin po sa ating mga estudyante. That's all. Thank you po for watching. God bless us all. Bye!